gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May mataas na pagpapahalaga si Jesus sa Old Testament. Nakikita niya ang kanyang sarili na tagapagtupad nito. Hindi siya dumating upang baliwalain ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Dumating siya upang bigyang katuparan ang mga ito. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na gawin nila ang mga itinuturo ni Moises at ng mga propeta. Huwag lang nila tularan ang ginagawa ng mga tagapagturo nila noong panahon kasi hindi nila ginagawa ang itinuturo nila. Ang ating pagbasa ngayon ay mula kay Propeta Isaias. At ito'y nagpapakita ng katuruan ng propeta na maganda at angkop pati na sa ating panahon. Siya ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kahit na anong sama o anong laki ng ating kasalanan, yan ay mabubura. Kahit na anong dumi ng ating puso, yan ay mapapaputi. Hindi magkakaroon ng permanenteng dagta ang ating kasamaan sa mata ng Diyos. Mahuhugasan ang lahat. Noong panahon ng mga propeta, ang panghugas nila sa kasalanan ay ang dugo ng mga hayop na kanilang hinahain. Ngayon, ang nagdadalisay ay ang dugo ni Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos. We are cleansed by the blood of Christ. Pero nakiusap ang propeta na magpakabuti na tayo at magbalik loob sa Kanya. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay ang pagbabalik loob sa kapwa. Kaya huwag nang magsamantala sa iba. Pairali na ang katarungan. Ang ibig sabihin nito, na huwag gumawa ng masama o pang-aapi at tulungan na ang mga mahihina at napagsamantalahan tulad ng mga balo at mga ulila. Binibigyan tayo ng aliw ni Propeta Isaias at hinahamon din tayo. May pag-asa.
anumang kasalanan na maaring ay maaring matanggal. Ang hamon ay pairalin ang katarungan. Huwag mang api, at sa halip, iahon ang mga naaapi at nangangailangan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Hindi mapaghihiwalay ang pagbabalik loob sa Diyos sa pagbabalik loob sa kapwa. Kung talagang nagsisisi tayo, lumapit na tayo sa ating kapwa. Sa ating paglapit sa kapwa, nalalapit din tayo sa Diyos. Ang ating paglapit sa kapwa ay masasummarize natin sa dalawang magkatambal na sentence. Do no harm. Do good. Sabi pa ni Propeta Isaías, cease doing evil. Learn to do good. Huwag nating itulak ang kapwa bagkos itayo natin ang nadapa at nakahandusay sa daan. Iwasan natin ang kapabayaan. Kung kay Papa Francisco pa, iwasan natin ang indifference. Sa ating mga Pilipino, yan ay ang kultura ng walang pakialam. Kung tao ang pinag-uusapan, hindi natin masasabi na tayo ay walang pakialam. Kasi ang tao ay ating kapwa. Kaya ang hamon ay makipagkapwa na tayo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.